Sa unang siyam na taon ng Trojan War, ang pangalan na Achilles ay nag-iwan ng malaking pinsala sa mga syudad na nakapalibot sa Troy at nagawang sakupin ang 12 syudad nang hindi na kailangan ng malaking hukbo ng mandirigma. Dahil siya ay isang demigod, kalahating tao, kalahating Diyos, kaya marami ang naniniwala na ang nilalang na ito ay halos walang kahinaan pagdating sa labanan. Kaya ang pinuno ng Greece ay gusto siyang maging isa sa kanilang sundalo para masiguro na papanig sa kanila ang tagumpay. May tatalo ba sa demigod na ito? Ano ang kanyang kahinaan at syempre, ano ang kanyang kwento? This is Kamatay Story kahit hindi na natin patatagalin to. Let's do this! Ang ama ni Achilles ay si Peleus na isang mortal, hari ng Myrmidons, at ang kanyang ina ay si Tethys, isang diwata o diyosa ng karagatan. Pagkatapos mapanganak si Achilles, ang kanyang ina ay gustong protektahan si Achilles mula sa kapahamakan. Kung kaya dinala niya ito sa ilog ng Styx. Sa Greek mythology, ang ilog na ito ay matatagpuan sa underworld at may taglay itong kapangyarihan. Ang ginawa ng ina ni Achilles ay hinawakan niya ang sanggol sa isang paa at nilublob nito ang buong katawan sa ilog maliban sa kanyang takong na hindi man lang nabasa. Dahil sa ginawa na ito ni Thetis, naging invulnerable o hindi tinatablan si Achilles ng kahit na anong sandata. Sa pamamagitan nito, magagawang maprotektahan niya si Achilles kahit hindi niya ito kapiling. Si Achilles ay natural na malakas na mandirigma dahil kalahati nga siyang Diyos. At dagdag pa doon, hindi na siya ngayon natatablan ng kahit na anong sandata sa ginawang paglublob sa kanya sa ilog ng kanyang ina. Gayunpaman, kalahating tao pa rin si Achilles na nangangahulugang hindi siya isang immortal kagaya ng kanyang ina. May kahinaan pa rin ito, tumatanda at namamatay. Ang kanyang ama naman na si Peleus ay nakatanggap ng isang pangitain mula sa orakulo na ang kanyang anak na si Achilles ay masasawi habang nakikipaglaban para sa mga Greeks. Kaya ang ginawa ng kanyang ama ay pinadala si Achilles sa korte ni Lycomedes kung saan binihisan ni Peleus si Achilles bilang isang babae at inaalagaan ito kasama ang mga anak na babae ng hari. Sa ganitong paraan, hindi masunod ang masamang pangitain ng orakulo kay Achilles. Ang Trojan War ay walang duda na ito na ang dakilang digmaan sa klasikal na mitolohiya sa pagitan ng alyansa ng Achaean at sa siyudad ng Troy. Ang digmaan ay orihinal na nagsimula sa bangayan ng tatlong diyosa na sina Hera, Athena at Aphrodite kung sino ang pinakamaganda sa kanila. Ito namang si Ares, ang diyosa ng alitan, ay binigyan ang tatlong diyosa ng isang gintong mansanas na may nakaukit na parerala na sino sa mga diyosa at pinadala ito sa prinsipe ng Troy na si Paris na kilala sa kanyang physical na kagwapuhan para pumili kung sino sa mga diyosa ang pinakamaganda. Si Paris ay pinili ang diyosa na si Aphrodite at sinabi sa alamat na si Aphrodite ay nasiyahan ng husto kung kaya pinangakuan nito si Paris na ang pinakamagandang babaeng mortal sa buong mundo ay mai-in love sa kanya. Ang pinakamagandang mortal na babae sa panahon na iyon ay si Helen, asawa ni Menelaus ng Sparta, kapatid ni Agamemnon. Si Helen ay nakilala si Paris nang ito ay pumunta sa Sparta para sa isang kapulungan. Dahil si Helen ay nasa ilalim ng kapangyarihan ni Aphrodite, na in love agad ito kay Paris at sumama ito sa lalaki sa siyudad ng Troy, kahit nakasado na ito at sa kabila ng maaring kahihinatnan ng kanyang ginawa. Para kay Menelaus o kahit sinong lalaki naman, feeling ng hari ng Sparta ay iniputan siya sa ulo. Sinulsulan nito ang kapatid na mas makapangyarihan sa kanya na si Agamemnon na tulungan siya na makuha muli ang kanyang asawa. Kaya si Agamemnon na hindi rin nasiyahan ay bumuo ng malaking hukbo ng sundalo.
Ngunit nalaman ng hari mula sa manghuhula na si Calchas na ang siyudad ng Troy ay hindi matitibag kung wala si Achilles. Kaya inutos ng hari na hanapin si Achilles sa buong kalupaan at iharap ito sa kanya. Sa simula naman ay sinubukan ng magkabilang panig na ayusin ang problema sa diplomatikong pamamaraan, ngunit nagbunga lang ito ng wala. Kaya nangyari nga ang tinatawag na Trojan War na umabot ng 10 taon na kumitil ang napakaraming buhay ng dahil lang sa puding ni Helen. Sa panahon ng Trojan War, si Achilles ay isang unstoppable na mandirigma. Walang nakakatapat sa kanyang lakas at bilis sa paggamit ng sandata at pananggalang. Nagawa niyang pasukuin ang ilan sa mga syudad na nakapalibot sa Troy. Gayunpaman, walang gustong sumuko sa magkabilang panig. Marami sa mga Diyos ng Griego ang kasangkot sa alitan na ito. Ang ibang Diyos ay tumulong at pumanig sa mga Griego, ang iba naman ay sa mga Trojans. Sa isang punto ng digmaan, si Achilles ay nakahuli ng magandang prinsesa na nagngangalang Briseis at napamahal ito sa kanya. Kaya lamang ang leader ng sundalo ng mga Griego na si Agamemnon ay nagalit sa ginawa ni Achilles at kinuha ang prinsesa mula sa kanya. Kaya dahil na naman sa babae, si Achilles ay naging malumbay at tumangging makipaglaban para sa Greece. Nang hindi na sumama sa digmaan si Achilles, ang Greece ay nagsimulang matalo sa labanan. Nagsimulang magpakita ng gilas ang dakilang mandirigma ng Troy na si Hector at walang nakakapigil sa kanya. Napaatras ang maraming sundalo at sinasabing makikipaglaban lang ulit ang mga ito kung ang mamumuno sa kanila ay si Achilles. Ang matalik na kaibigan ni Achilles ay isa ring kawal ng Greeks na nagngangalang Patroclus. Si Patroclus naman ay nagawang makumbinsi si Achilles na ipahiram sa kanya ang kanyang baluti. Bumalik si Patroclus sa digmaan na nagdamit ng kagaya ni Achilles. Inisip ng mga kawal na sa wakas, bumalik na si Achilles kaya nabuhayan ng loob ang mga ito at nagsimulang lumaban muli ng buong puwersa. Habang ang pagkakataon ay pumanig sa mga Greeks, si Patroclus ay nakaharap si Hector. Ang dalawang mandirigma ay binigay ang lahat sa laban. Bagaman gayang-gaya ni Patroclus ang mga galaw ni Achilles, inaisip ni Hector na ito na nga ang taong kinakatakutan sa larangan ng digmaan. Kaya sa tulong ng Diyos na si Apollo, ay nagawang magapi nito ang kaduelo. At sa huli, nalaman nitong hindi pala ito si Achilles. Nalaman ni Achilles ang nangyari, kaya bumalik ito sa digmaan para ipagiganti ang nasawi niyang matalik na kaibigan. Hindi nagtagal ay nakaharap nito si Hector. Pagkatapos ng mahabang labanan ng dalawa, si Hector ang nakitila ng buhay. Sa pagkawala ng maraming malalakas na mandirigma, lalong lumiit ang tsansa ng mga Greeks na mapasok ang matataas na pader ng Troy. Kaya ang commander ng Greek na si Odysseus ay gumawa ng isang plano para mapasok ang siyudad ng Troy. Ang mga Greeks ay nagkunwaring sumusuko na sa laban. Bilang patunay ng kanilang pagsuko, nag-iwan sila ng regalo, isang malaking kabayo na gawa sa kahoy. Tinanggap ito ng mga Trojans at binuksan ang malaking tarangkahan upang mapasok lang ito. Hindi nila alam na sa loob ng malaking kabayo na gawa sa kahoy ay ang mga armadong kawal ng mga Greeks. Sa gabi ay masayang nagdiriwang ang lahat ng mga Trojans sa pag-aakala na tuluyan na nilang napasuko ang mga Greeks. Nag-inuman, nagkantahan at nagsayawan sila. Habang ang mga armadong kawal sa loob ng kabayo ay naghihintay lang ng tamang pagkakataon para umatake. Pagkatapos malasing ang maraming kawal, pinatay sila ng mga sundalo ng Greeks nang walang kalaban-laban. Sinunog lahat ng kabahayan at pinapatay maging ang mga karaniwang tao. Si Achilles ay patuloy na nilabanan ang mga Trojans at tila ba hindi siya kayang patayin ng mga palaso at espada ng mga ito. Gayunpaman, ang Diyos ng Griego na si Apollo ay alam ang natatanging kahinaan ni Achilles. Kaya inutusan niya si Paris ng Troy na panain si Achilles. At ginabayan naman ni Apollo ang palaso para tumama ito sa takong ni Achilles.
Matatandaan na nilublob si Achilles ng kanyang ina sa ilog, ngunit dahil sa takong ito nakahawak, hindi ito nabasa ng tubig, kaya sa parte na ito ay tinatablan si Achilles ng kahit anong sandata. Sa huli, namatay si Achilles sa sugat nito sa takong. Ngayon, ang terminong Achilles heel ay ginamit para ilarawan ang punto ng kahinaan na maaaring magresulta ng pagbagsak o pagka-injury ng isang tao. At iyon ang dahilan ng pagbagsak ng siyudad ng Troy at pagkamatay ni Achilles. Sana nagustuhan mo ang isa na namang kamata story natin at huwag kalimutang mag-like, share, comment at subscribe sa channel na ito. This is Leon Mata. Hanggang dito na lang. Salamat.